Alam mo, kahit papaano may pinagsamahan tayo. Ito lang talaga mahuli ni Asha kung sino ang gumawa sa akin ito. Hindi mo alam ang puso ng isang tagapantay. Ito nagagaling ang lakas nito. Eh, sinisiguro ko siyo. Malapit mo na siyang makita. Baka ng laban ngayon, Juan. Eh, kung pagsisipain ko pag mawalit siya. Juan! Pabahal mo kami! Yo, ano? Ang ganda ng nanay ko, ano? Di pinagmanahan? Tika nga, tika. Oo nga, pero ang ganda ng nanay mo. Siguro mo kapanahonan nito. Dami ang dito dito. Malamang! Oo. Siguro sa kanya ka nagmana pagdating sa bakbakan ko, Juan. Oo naman. Stick kaya nanay ko. Oh. Masaya ka na ngayon siguro. Alam mo na ang pinagalingan mo. Nakilala mo na ang nanay mo. At ngayon, kasama mo na ang totoo mong lolo. Oo naman po, Loli. Kaya alam niyo naman na matagal ko nang hinahanap kung saan talaga ako nanggaling eh. Kung ano yung pinagmulan ko. Eh, importante po ngayon, nagkakaroon ng lahat ng linaw. Kaya nga, masaya din ako para sa'yo. Hindi kayo nagsiselos? Bakit ako magsiselos? Eh, alam ko naman ang totoo. Si Brother Jules, siya ang totoo mong lolo. Ako lang naman ang nagpalaki at nag-alaga sa'yo. Ano ba naman yun? La, huwag na kayong magselos. Kung ano naman po ako ngayon, eh dahil po sa inyo lahat yun. Kayo po ang nagpalaki at nag-aruga sa akin. Utang na loob ko po sa inyo lahat yun, Loli. At alam niyo kung gano'ng kayo kamahal. At para sa akin po, kayo lang po ang nag-iisang Loli ko. Ako din, Loli. Ikaw lang ang nag-iisang Loli namin. Juan! Lola ko, nagsiselos eh. Pilitin ako. Baka mabigla. Masakit pa po. Pero importante na itatapa ko na. Di bali, best friend, gagaling ka rin. Di ba nga, may kakaibakan lakas at kakayahan. Baka dahil dun, mas mabilis kang gagaling. Lo, gusto ko po sana itanong sa inyo yun eh. Meron akong kakaibang lakas at bilis. Higit sa normal na mga tao. Ang nanay ko po ba ganun din? Ang lahat ng mga tagabantay ay may kakayahan na ganun. Ang kakaibang kakayahan mo, liksi at bilis, ay hindi likas ng isang tagabantay. Ang isang tunay na tagabantay ay matapang sa labanan, maliksik kuminos. Pero ang nakikita ko sa iyo, ang kakayahan mo ay hindi pang ordinaryang tao. Ano ibig sabihin? Na yung lakas niya at saka yung bilis? Hindi dahil tagabantay siya? Pati ang kakayahan niya makakita ng isang aswang na hindi galing sa tagabantay. Pero Lolo, saan ko nakuha ang kakayahan ng iyon? May duda po ako kung bakit may taglay na kakaibang lakas, liksi at bilis si Juan. At kung saan niya nakuha ang kakayahan niya makakita ng aswang. Mga dokumento at tala tungkol sa tagabantay. Wala sa aming nakakaalam nito. Nawala ito sa mga tagabantay at napunta sa kamay namin sa kapatiran. Dito ko po nabasa ang tungkol sa pinakamakapangyarihang puting liwanag mula sa Bakal na Cruz. Mula nung unang beses na ipalabas ito ni Dato Bangaraw, wala ni sinong tagabantay ang nakakagawa ulit ito. Wala pang tagabantay ang nakaabot sa ganitong uri ng kapangyarihan para makapagpalabas ng puting liwanag.
Pero sinasabi dito ng isang tagabantay, isang ninuno ninyo na darating ang panahon ng isang makapangyarihang tagabantay na makapagpalabas muli ng puting liwanag. Ikaw na talaga yung best friend! Bakit ako? Walang nung kanilang dyan. Tagal lang naisulat niyan eh. Yun siguro ang dahilan kung bakit may kakaibang kakayahan si Juan. Dahil siya ang pinakamapangyarihang tagabantay. Hello? Ano po sa tingin ninyo? Sorry. May sabi sa akin na hold up ka daw ng isang gabi. Oo. Pero okay na yun. May tumulong naman sa akin. Wala naman nangyari sa akin masama. Sa susunod, Rosario, sabihin mo lang kung gusto mo magpasundo o magpahatid sa bahay, ha? Hindi na, Kael. May usapan naman kami ni tatay na magkikita na lang kami dito sa sakayan. Hindi, Rosario. Hindi pa rin kayong ligtas. Hindi na, salamat. Rosario. Kael, ano ba? Ilang beses tayo nag-usap, pa? Hindi ko na alam kung anong paliwanag pang gagawin ko sa'yo. Kael, hindi kita sasagutin. Sana noon maintindihan mo na yun. Kael, tigilan mo na ako, please. Sario! Juan! Uy! Ayos ah, anak. Lakad ka na nang mas maayos ngayon. Oo. Wala ka sa upalto sa pagpapatingin sa therapy ko eh. Nalakad ko na kahit papano. Naku, okay lang yan. Basta importante, ituloy-tuloy mo lang yung pinapagawa sa'yo ng doktor mo. Oo naman! Eh, ngiti mo pa lang eh. Pakaramdam ko. Gagaling na agad itong tuhod ko eh. Bolero ka talaga? Hindi naman. Sorry, may iba nga pala ako. Matagal ko sana gusto itanong sa'yo, kaso naiiya ako eh. Meron ba kayong tampuan o hindi pagkakaintindihan ni Kael? Bakit mo naman natanong yan? Paano nung huling dumalo kayo dun sa hospital? Parang hindi kayo galing papansinan. Ang totoo niyan, sa akin wala naman talaga. Pero si Kael kasi, ayaw pa rin niyang tumigil sa paniligaw niya sa akin. Kahit sinabi ko nang wag na, mapilit pa rin siya eh. Juan, baka pwede mo naman akong tulungan. Baka pwede mong kausapin si Kael. Siyempre, ayoko naman masayang yung friendship namin dahil binasted ko siya. Gusto ko sana magkaibigan pa rin kami. Pero naisipin yun. Yaka-yaka ko na yun. Nakausapin ko siya para mag-ease kayo. Salamat. Hello? Juan. Nangangamusta lang. Ayos naman po ako. Natanggal ko na po yung benda dito sa tuhod ko. Naiilalakad ko na po kahit paano. Bakit po kayo napatawag? Wala ka bang gagawin ngayon? Kung pwede sana eh, puntahan mo ako dito sa opisina. Meron tayo pag-uusapan. Oo naman o! Ano po ba yung pag-uusapan natin? Sasabihin ko sa'yo kapag narito ka na. Hintayin kita? Oh, sige po. Pupunta po ako dyan. Sir Alejandro. Tara, atinda kita. Sige. May mo na ka. Makuti naman at nakarating ka, Juan. Oo naman po. Basta kayo nagpatawag sa akin, sigurado pong darating ako. Juan, matagal ko na gustong personal na pasalamatan ng vigilante nagligtas sa aking buhay. Akala ko hindi na mangyayari yung pagkakataon na yan. Ngayon, maswerte pa rin ako. Dahil nangyari ang pagkakataong inaasam-asam ko. Juan, maraming salamat sa paglitas mo sa buhay ko. Thank you.
Sir Samuel, baka ho nagkakamali kayo. Kahoy ko lang ho yan eh. Saka tignan nyo, diyamak naman ang spogi ako dyan. Juan, mahirap ipagkaila na hindi ikaw ito. Sir Samuel, matanong pa lang ho. Bakit ho ba matagal na kayo interesado sa vigilante? Eh, matagal lang hong wala akong balita sa kanya. Bakit nga ba tinigil mo ang pagtulong sa mahirap? Ang pag-vigilante mo? Eh, nagkakamali po kayo. Eh, hindi nga po ako yan. Bakit nga ba bigla lang nawala ang vigilante? Malay ko. Eh, baka ho busy. Baka ho maraming pinagkakabalahan. Saka hindi nga po ako naniniwala sa vigilante yun eh. Eh, mali nga po yung ginagawa niya kasi nilalagay niya sa kamay niya yung batas. Eh, trabaho ng mga pulis yun. Juan, malaki ang paniwala ko sa magandang intensyon ng vigilante. Kailangan ng makapuspalad ang isang taong makatulong sa kanila laban sa mga kriminal o masamang loob. Kaya narito ako. Handa akong tulungan ka. Ano ibig niyong sabihin? Bibigyan kitang sapat na pera para sa pag-vigilante mo. Additional martial arts training. Special gadget na kailanganin mo para magkaroon ka ng edge laban sa organized criminals. Lahat yun ibibigay ko sa iyo, Juan. Pasensya na po, Sir Samuel, pero hindi ko matatanggap yung inaalok ninyo. Saka kung ako masakali yung vigilante yung sinasabi ninyo, parang ikaw wala na ako magagawa sa inyo. Nihalos hindi na ako umalakad. Excuse me. I'm in the middle of a meeting. Okay? Sabihin mo na, I'll meet him outside. Juan, meron akong importanteng tao kung sabi mo sandali. Gusto kong pag-isipan mo sinabi ko sa'yo. I'll be right back. If you need anything, just tell my secretary. Here at home. Nakausap ko po si Omar ngayon lang. Gusto ko daw po niyang makausap. Dali niyo si Omar dito. Opo, Ama. Thank you.
Excuse me. Sir Samuel will be back in a minute. Would you like something to drink, sir? Wala ho, ma'am. Ma'am, sa labas lang po ako maghihintay. Doon ko lang po hihintay si Sir Samuel po. Saan siya ka na? Alam mo kung natagalan ako. Yung kausap ko, walang tigil ka ako. Yan, tumunti ko na ipasaway na nga. O, paano? Napag-isipan na ba sinabi ko sa'yo? Sir Samuel, nagkakamali po talaga kayo eh. Hindi po kasi talaga ako yung vigilante. Naiintindihan ko. Kung itanggi mo man, alam kong delikado. Eh, marami ka naging kaaway eh. Huwag kang mag-alala. Ang sikreto mo, tago ko dito. Pero sir... Hindi, Juan, ganito na lang. Pag-aralan mabuti, ang inalo ko sa'yo, isipin mo na lang na ang gusto ko magkaroon ng matahimik ng mundo para sa lahat ng tao. Ngayon, kapag nakapag-decide ka na, sabihin mo agad sa'kin. Lahat ng pinangako ko sa'yo, ibibigay ko kagad. Para sa'yo yun, Juan. Sige, sir. Tutuloy na po ako. Oh, hindi na. Hindi na kita. Hindi na. Kaya ko naman, eh. Para hindi ko nanunong kayo mabahala. Sigurado ka? Oo. Sige. Salamat, ah. Sige. Nakausap mo ba si Sir Samuel? Oo, siyang. Eh, bakit parang problemado ka? Ano sabi niya? Alam na si Sir Samuel na akong vigilante. Ano? Sabi niya, susuportahan niya ako at tutulungan niya yung pagiging vigilante ko. Eh, ano? Tatanggapin mo ba? Ani ko pa ang pagiging vigilante. Eh, ako na ang tagabantay. Mas mo kapangyarihan
sa anghito ni Saragnayan. Ito yung matagal ko nang hinihintay. Mas malakas ka na ngayon na anak ng dilim. Ina, kailangan ko na bang tumawid sa mundo ng mga tao? Oo, anak. Para sa kaligtasan nating lahat, hanapin mo siya. Sir Samuel, sana maging ganun din tayo. Tsaka ang bait pa, ha? Yes, friend! Gumesbak na naman yung mga nakaaway natin, ha? Talagang wala kayong dala, no? Nakasamba ka ng luhunawan! Kaya tatapusin ka na namin! Yes, friend. Samuel, ha? Yes, friend. Ang dami. Wala. Tulong ko sa tabi mo. Dadasal na lang kita. Busing. Sir, tago ka na. Nakapagpailaw sa anito ng Saragnayan. Ito na ang hudyat na naipalabas na niya ang kapangyarihan nito. At ito na ang simula na lumalakas na ang anak ng dilim. Well, ngayong napalabas mo na kapangyarihan mula sa anito, wala nang makakapigil sa mga plano ko para sa ating lahi. Totoo nga. Palabas mo ang kapangyarihan ng anito. I'm so happy, son. I'm so proud of you. Hinding-hindi ko kayo bibiguin. Ama, gagamitin ko ang pangyarihan na kuha ko para pamunuan ng mabuti ang mga kalahin natin. Dagdag kapangyarihan ang binigay sa akin ng anito na Saragnaya. Malalaman natin. Sa darating ng mga araw, malalaman natin. Best friend! Ano nangyari? Hindi ko alam, Siong. Pakiramdam ko bigla ako lumakas. Pagaling nito, do best friend! Bakit? Sa best friend! Mariosep! Paano gumaling yan? Hintayin mo lang. Dahil sa nangyari, mas magiging nakapangyarihan ka. Ito nga din may paliwanag, manang eh. Pero walang bayad ng pagkabali ang turo nitong si Juan sa X-ray. Malapit na tayo magtagumpay, mga kalahi! Nasa akin na ang kapangyarihan ng anito ni Saragnaya!